Pag ngayon, sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng 13 unit ng sangkot na bus company. Magsasagawa rin na ang ahensya ng random drug test at inspeksyon sa iba't ibang bus terminal ngayong papalapit ang Pasko. Nakatutok si Chino Gaston. Tatlong anggulo ang tinitingnan sa imbestigasyon ng LTFRB sa pagkakahulog ng Ceres bus liner sa Bangin sa Antique. Una, kung may kapabayaan ba sa maintenance ng bus. Pangalawa, kung nasa tama itong ruta. At pangatlo, kung ano ang estado ng pag-iisip at kalusugan ng driver. It is incumbent upon the bus company na every time na babiyahe yan, sisigurodihin nila na maayos yung kanilang mga bus. Titingnan namin yung ledgers sa terminal, kung ano yung kondisyon bago ito umalis. And then of course, I understand isa sa mga nasawi, yung driver, but we will be conducting a test kung yung driver ba, ilasing ba at the time. Iniutos ng LTFRB ang 90-day preventive suspension ng 13 bus ng kumpanya na biyahing Iloilo Antique. Hindi bababa sa 17 ang nasawi at 8 pasahero ang nasugatan sa aksidente. Kinakausap ng LTFRB ang insurance company ng bus company para mabilis na ma-release ang insurance claims. To see to it na yung mga namatayan would be appropriately indemnified, that's $500,000 per head, and to attend to the medical bills ng mga seryoso. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, simula December 21 hanggang New Year, magsasagawa ng random drug at roadworthiness inspection ng ahensya sa iba't ibang bus terminals sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.